isang masayang bungad na pagbati sa inyong mga bata sa ikaapat na baitang. Halina't samahan ninyo ako sa isang makabuluhang talakayan ngayong araw. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa Araling Panlipunan at ako ang inyong lingkod, Teacher Pizel Balili mula sa San Miguel Elementary School. At kasama ko rin si Teacher Christine Joy Pongado mula sa Compostela Central Elementary School Sped Center. Kayo ba ay nakapananghalina na? Mabuti! Tiyak na mauunawaan ninyo ang ating araling ngayong araw. Kunin na ninyo ang inyong modules dahil sa araw na ito ay tatalakayin natin ang Module 1. Tungkol sa Pilipinas ang aking bansa. Inuulit ko, ang ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa Pilipinas ang aking bansa. Halina't alamin natin, ang Pilipinas ay isang bansang kakaiba. Mayroon itong katangiang hindi maihahalintulad sa ibang mga bansa. May natatanging kayamanan na binibigyan natin ng sigla at tayong mga Pilipino rin mismo ang itinuturing na yaman ng ating bansa. Kung kaya't hindi mo maiiwasang ipagmalaki ito kahit minsan nang malagay sa kapahamakan. Sa araling ito, ating isa-isahin ang mga katangian ng Pilipinas bilang isang bansa. Bilang isang Pilipino at mamamayan ng Pilipinas, isa-isip at isa-puso natin ang mga aralin na ating tatalakayin upang lubos nating maunawaan at pahalagahan ang ating nag-iisa at namumukod-tanging bansa sa buong daigdig. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang una, natatalakay ang konsepto ng bansa. Pangalawa, naiisa-isa ang katangian ng isang bansa. At pangatlo, naipapaliwanag na ang Pilipinas ay isang bansa. Subukin natin ang nalalaman mo tungkol sa bansang iyong kinamulatan. Kunin ninyo ang inyong mga notebook at ihanda ang ballpen. Paalala lang po, huwag ninyong sulatan ng anuman ang inyong modules. Gamitin ang notebook para sa pagsulat sa mga sagot. Tapos na? Sige, babasahin po ang panuto. Isulat ang check kung tama ang pangungusap at ikis naman kung mali. Una, ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. Check or ikis. Una, ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. Check or ikis. Pangalawa, tinatawag na bansa ang isang bansa kung mayroon itong tao at teritoryo lang. Check or ikis. Pangalawa, tinatawag na bansa ang isang bansa kung mayroon itong tao at teritoryo lamang. Check or ikis. Pangatlo, ang bansa ay may apat na elemento o katangian ng pagkabansa. Check
or Aegis. Pangatlo, ang bansa ay may apat na elemento o katangian ng pagkabansa. Chep or Aegis. Pang-apat, ang isang bansa ay mayroong pamahalaan at ganap na kalayaan o soberanya lamang. Pang-apat, ang isang bansa ay mayroong pamahalaan at ganap na kalayaan o soberanya lamang. Check or Aegis. At panglima, ang bansa ay isang lugar na tinitirhan ng grupo ng taong may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan. Check or Aegis. Panglima, ang bansa ay isang lugar na tinitirhan ng grupo ng taong may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan. Check or Aegis. Nakuha niyo ba? Sige, ating alamin kung tama ba ang inyong sagot. Para sa unang tanong, ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa. Check. Ikalawa, tinatawag na bansa ang isang bansa kung mayroon itong tao at teritoryo lamang. Aegis. Pangatlo, ang bansa ay may apat na elemento o katangian ng pagkabansa. Ito ay check. Pang-apat, ang isang bansa ay mayroong pamahalaan at ganap na kalayaan o soberanya lamang. Ito ay Aegis. At panglima, ang bansa ay isang lugar na tinitirhan ng grupo ng taong may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan. Ito ay check. Sino makakuha ng perfect score? Magaling! Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa Pilipinas, ang aking bansa. Sige, ihanda ninyo ang inyong ballpen at notebook para pagbalik natin, tatalakayin na natin ang bagong aralin. The Radyo Z-Skwela Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Curvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Na ba ang lahat? Ating buksan ang module sa pahina 3 at sabay-sabay nating basahin ang tula na may pamagat na Ikaw, Ako, Tayo. Paalala mga bata, sa inyong notebook, tukuyin at kopyahin ang mga salitang
naglalarawan ng Pilipinas bilang isang bansa. At ngayon, sabay-sabay na nating basahin ang tula. Ikaw, ako, tayo. Ikaw, ako, tayo. Tayo ay mga Pilipino. Nagmula sa bansang Pilipinas, ang bansang kagandahay walang upas. Pilipinas, bayan nating sinilangan. May teritoryong ating inaalagaan. May pamahalaang naglilingkod na di nagpapabaya o sa ating tatalikod. Isang bansang namumukod-tangi, sagana sa likas na yaman na maipagmamalaki. Tayong mga Pilipino, naiisa ang lahi. Magkaisa, magtulungan palagi. Ngayon, ay isulat na ninyo ang mga salitang naglalarawan sa katangian ng Pilipinas bilang isang bansa. Gusto na mga bata? Sige, ating suriin kung tama ang inyong naisulat na mga sagot. Kung ang inyong naisulat ay teritoryo, pamahalaan, at iisa ang lahi, binabati ko kayo dahil tama ang inyong mga sagot. Magaling mga bata! Sa mga hindi nakuha ng tamang sagot, huwag nang malungkot dahil siguradong sa susunod na gawain ay makukuha din ninyo ang tamang sagot. Bilang mga Pilipino, tayo ay may kinabibilangang bansa. At ito ay ang Pilipinas. Ngunit, ano nga ba ang kahulugan ng bansa? Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan. Iisa o pare-parehong wika, pamana, relihiyon at lahi. Paano masasabi na ang lugar ay isang bansa? Ang isang lugar ay maituturing na bansa kung ito ay may apat na elemento. Ano nga ba ang apat na elemento o katangian ng pagkabansa? Una, tao. Pangalawa, pamahalaan. Pangatlo, teritoryo. At pang-apat, ganap na kalayaan o soberanya. Uulitin ko, ang apat na elemento o katangian ay tao, pamahalaan, teritoryo, at ganap na kalayaan o soberanya. Tingnan nyo sa inyong module ang listahan ng mga ito na nasa pahina 4 at 5. Sundan nyo ako habang tinatalakay ang bawat isa. Halina't ating isa-isahin ang kahulugan ng apat na elemento ito. Ang mga tao ay nakatira sa isang lugar sa ilalim ng isang pambansang pamahalaan. Sila ang nagbibigay kabuluhan bilang isang napakahalagang parte ng isang bansa na kung tawagin ay populasyon. Tayo ay ang mga mamamayang gumagalaw sa isang lipunan at siyang bumubuo sa populasyon ng isang bansa. Klaro ba? Mabuti! Ang pangalawa naman ay ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay ang sangay o ahensya ng tao na nagtatakda at
nangangasiwa sa pampublikong patakaran at nagpapatupad ng mga batas. Ito rin ay may kapangyarihan na magbigay ng mga pangangailangan ng mga mamamayan ng nasasakupang teritoryo. Nakakasunod ba kayo sa aking pagtatalakay? Kung oo, ipagpapatuloy natin. At ang pangatlo ay teritoryo. Ito ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito ang tinitirhan ng mga tao upang magkaroon ng hanap buhay. Ang elemento o katangian para matawag na bansa ang isang lugar ay dahil sa soberanya o ang ganap na kalayaan. Ang soberanya o ganap na kalayaan, ito ay ang karapatan ng isang bansa na magpahayag at nagpatupad ng patakaran at batas sa mga tao at nasasakupan nito, nakapagsasarili at kinikilala ng ibang bansa. Kung nagkulang sa isa o higit pa sa alinman sa apat na binanggit na elemento o katangian ng pagiging isang bansa, hindi ito kailanman matatawag na isang bansa. Nasabayan niyo ba ang ating talakayan? Ngayon, alam niyo na kung bakit ang Pilipinas ay tinuring na isang bansa, sapagkat binubuo ito ng apat na elemento o katangian. Ano nga ulit iyon? Una, tao. Pangalawa, pamahalaan. Pangatlo, teritoryo. At pang-apat, soberanya o ganap na kalayaan. Nalaman na natin ang mga katangian ng bansa. Ngayon, ano naman kaya ang konsepto nito? Para masundan ninyo ako, ilipat ninyo ang inyong module sa pahina 5 at 6. Siguro narinig na ninyo ang mga salitang bansa, nasyon, at estado. Mukhang magkakasingkahulugan lamang ang mga ito. Pero sa kasalukuyan, mayroon na itong pagkakaiba. Ang nasyon ay ginagamit upang tukuyin ang grupo ng mga tao na may magkakatulad na kaugalian, relihiyon, pinagmulan at lahi, at mas malaki ito kaysa sa isang tribu o komunidad lamang. Sa kabilang banda, ang estado ang tumutukoy sa hanay ng mga namamahala at sumusuportang institusyon na may kapangyarihan sa ibabaw ng isang tiyak na teritoryo at populasyon. Sa kabuuan, ang bansa ay may kinikilalang pandaigdigang lupain at mga hangganan nito. Mayroon ding mga permanenteng residente o naninirahan dito, nakapagsasarili at nakatatayo ng walang impluwensya sa kapangyarihan ng ibang bansa. May organisadong ekonomiya na kumukontrol sa mga dayuhan at lokal na kalakalan at mga isyu ng salapi. Mayroon ding isang maayos na transportasyon para sa pag-export at import ng mga kalakal at mga tao sa ibang bansa. Siyempre, mayroong sistema ng edukasyon at pagkilala mula sa ibang mga mauunlad na bansa o estado. Ang Pilipinas
ay isang bansa dahil tayong mga mamamayang Pilipino ay dito naninirahan. Mayroon tayong pamahalaan na siyang tumutugon sa ating mga pangangailangan. Malaya tayong kinikilala sa buong daigdig at kailanman ay hindi tayo maaaring saklawin ng ibang bansa. Nauunawaan ba ninyo mga bata? Mabuti! Ngayon, balikan nyo ang inyong mga naisulat sa inyong notebook at tingnan ang inyong mga natutunan. Maya-maya lang ay magkakaroon tayo ng mga katanungan. Subukan nga natin ang inyong nalalaman. Sagutin ang sumusunod na katanungan. Una, ano ang kahulugan ng bansa? Uulitin ko. Ano ang kahulugan ng bansa? Kasi, ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, iisa o pare-parehong lahi, wika, relihiyon at pamana. Magaling! Pangalawang tanong. Ano-ano ang katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa? Uulitin ko. Ano-ano ang katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa? Yes, Troy! Maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa. Ito ang tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya. Tumpak! Huling tanong. Bakit maituturing na isang bansa ang Pilipinas? Uulitin ko. Bakit maituturing na isang bansa ang Pilipinas? Dave! Ang Pilipinas ay maituturing na isang bansa dahil may naninirahan dito. May sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan. Tama! Ngayong tapos na ang ating leksyon, oras na para sukatin ang inyong kaalaman ukol sa aralin na ating natalakay. Kunin ninyo ang inyong sagutang papel. Isulat ang inyong pangalan, seksyon, at petsa ngayong araw. Ang petsa natin ngayon ay October 9, 2020. Huwag din kalimutang isulat ang bilang ng aralin kung para saan ang maiksing pagsusulit na ito. Ito ay aralin bilang isa. Iyan ang inyong isulat. The Radyo Z-Spella Program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Handa na kayo? Itabi na muna ang inyong mga notebook at module at makinig ng mabuti. Piliin at isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Kayang-kaya niyo ito. Tingnan.
Unang tanong. Ang isang bansa ay mayroong sistema ng patlang at pagkilala mula sa ibang mga mauunlad na bansa o estado. Uulitin ko. Ang isang bansa ay mayroong sistema ng patlang at pagkilala mula sa ibang mga mauunlad na bansa o estado. A. Edukasyon. B. Negosyo. C. Batas. D. Panitikan. Pangalawang tanong. Ito ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao. Uulitin ko. Ito ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao. A. Kalawakan. B. Karagatan. C. Kabundukan. D. Bansa. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na may magkakatulad na kaugalian, relihiyon, pinagmulan at lahi, at mas malaki ito kaysa sa isang tribo o komunidad lamang. Uulitin ko, ito ay tumutukoy sa grupo ng mga tao na may magkakatulad na kaugalian, relihiyon, pinagmulan at lahi, at mas malaki ito kaysa sa isang tribo o komunidad lamang. A. Estado. B. Nasyon. C. Bansa. D. Nayon. Pang-apat, nagtatakda at nangangasiwa sa pampublikong patakaran at nagpapatupad ng mga batas ang tawag sa patlang. Uulitin ko, nagtatakda at nangangasiwa sa pampublikong patakaran at nagpapatupad ng mga batas ang tawag sa patlang. A. Paaralan. B. Pamahalaan. C. Barangay. D. Wala sa nabanggit. At panglima, ito ay tumutukoy sa hanay ng mga namamahala at sumusuportang institusyon na may kapangyarihan sa ibabaw ng isang tiyak na teritoryo at populasyon. Uulitin ko, ito ay tumutukoy sa hanay ng mga namamahala at sumusuportang institusyon na may kapangyarihan sa ibabaw ng isang tiyak na teritoryo at populasyon. A. Estado. B. Nasyon. C. Bansa. D. Nayo. Diyan nagtatapos ang ating maikling pagsusulit. Nasagutan niyo ba lahat ng tanong? Siguruhin na po na ninyo ang mga puwang na kailangan sagutin, ha? Kung may tanong kayo o nais linawin, maaari niyo itong ipagbigay alam sa inyong mga guro. Marami ba kayong natutunan, mga bata? Naway, samahan niyo ulit ako sa susunod na talakayan. Ito ang inyong guro sa Araling Panipunan 4, Teacher Grizel. Kasama na rin si Teacher Joy. Maraming salamat at magandang buhay! Paalam! Isang leksyon ang natapos ngayong araw. Upang mas maunawaan niyo pa ang ating aralin upo sa konsepto ng bansa, basahin mula pahina 3 hanggang 6 sa inyong modules. Nalagip din ang sanayang gawain sa pahina 8 na pwede ninyong sagutan at gawin upang mas lalo ninyong pamahasa ang inyong galing sa unang aralin natin. Hihintayin ng inyong guro ang inyong text message upol sa module. Ipadala ito sa mga numerong nalakip sa inyong mga kids. Ang susunod nating aralin ay upol sa relatibong lokasyon ng Pilipinas. Siguro rin tumutok sa ating paaralang pangitapawid sa aralin ng Pilipinas. Hanggang sa muli natin pagsama,
ako si Teacher Lizette Emily, kasama rin si Teacher Christine Joy Pogado. Laging tandaan, aral na masaya, baka ang kinabukasan ay pinamihan. Rajos Eskwela Executive Committee, the school's division superintendent, Yofemia T. Gamutin Sasso Phi, assistant school's division superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, school governance and operations division chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecilia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldicles B. Calzadora, Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrises, Juanito Lapiceros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villucino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorelie E. Quijano, Given G. Hinampas, Judyland D. Yu, Donna D. D. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riven Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banias. Social Media and Packaging Team, Christian and Hara L. Martesho, William R. Anara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Estanyol, Richard H. Arellano, Lee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.